na hit na nga yung stop loss natin dito. So diyan natin makikita yung kahalagahan ng ating stop loss. So 1 USD lang naman yun, 1.5 USDT. So at the end of the day, profit naman yung importante, wherein meron tayo ditong dalawang magkasunod na panalo, 6 USDT and 4 USDT, no. So before tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito guys sa channel ko, feel free to subscribe. Kasi nag-update ako dito ng mga technical analysis, no. It's pretty basic lang. And then on top of that, nag-share din ako ng mga free crypto, bounties, and airdrops, no. So hey guys, Aldrin here again. At magandang araw ulit sa ating lahat. So today, i-discuss ko lang tong kay Binance, no, yung stop limit. Tsaka yung comparison ng spot. Ito. And then the futures, no. So magsiset tayo dito ng limit order and stop limit order, yung tinatawag nila na stop loss. So specified video to. So kumpara dun sa ating mga naunang video, so mas maganda nating i-update yon kasi itong website ni Binance ay nagbabago-bago. So ayun, unang-una punta muna tayo dito sa spot, no. Basically, itong basic, so parang market order to, no. Punta lang tayo dito sa classic para mapunta tayo doon sa kanilang user interface na merong charts. So ayan, yung default chart niya is BTC USD. So BTC USDT na, no? Once na clinic natin tong classic. So naka classic view tayo dito kay Binance. And try natin dito mag-set muna ng stop loss, no. Itong dito sa spot guys, no. And then itong mga option na to. So 1:1 ratio yan, no? So yan yung sinasabi nila na buy low, sell high. So ayan, spot yan. Spot trading yung tawag doon. Ayun, meron tayong video before. Ayan, lalabas yan sa upper right corner. Yan yung ginawa natin sa mobile. At yung binili natin dati is ANKR. ANKR. So ito yon. So ayun, ito yan. At BNB yung ginamit natin doon. So punta lang tayo dito sa BNB. Click natin yung ANKR. So ito yon. And kung mapapansin natin, ito yung graph niya sa 1 hour. Try natin i-switch to sa daily. So ito yung daily niya. Try natin dito mag-set ng stop loss guys, no. So sa daily, meron tayo ditong tinatawag na support. So ito yan. Kung makikita natin, dyan nagkakaroon ng pagtaas once na bumaba yung presyo. Dito yung price sa gilid, 8.30. So 8.30, no. So dito 0.00008.30. So yan yung magiging stop loss natin. Kasi if ever na magkaroon pa ng mababang presyo dito sa area na to, posible pang mas bumaba yung presyo niyan. So check natin kung anong price natin to nabili. Punta lang tayo dito sa orders and then spot order. So dito, check natin yung order history. So ito yan. At nabili natin ng 867. So yung current price niya ngayon is 889. Profit na tayo. So ayun, set lang natin yung stop loss natin dito, no. Sa pag-set ng stop loss dito guys, kung sakali man na bumaba yan dito, so 0.00008.30 natin yan ilalagay yung stop loss dito na area. So yung gagawin lang natin dyan guys is pwede tayong mag-click muna dito para ma-auto-populate, magkaroon dito ng laman. And then i-edit na lang natin. So dito naman, ito yung stop guys, no. Pag nagsiset tayo ng stop loss, mas mababa dapat to. So say for example, 8.30. And then dito, sa limit, dapat dito is mas mataas, no. Mas mataas dito sa stop, no. So sabihin natin 8.50. So ayan. At after that, 100%. And sell ANKR lang. And then merong confirmation na lalabas dyan. Confirm lang natin. At ayun, mag-place yan dito sa ating open orders, no. Meron namang nakalagay na type. Ayan, stop limit. At makikita naman natin yan dito.
Ayun, yung nilagay nating stop dito, guys, itong 8:30, ito yung tinatawag natin na trigger price, no? Wherein, pag na-hit to, pumunta dito yung presyo, so dito, mapupunta yan dito sa order book, no? Diyan yan magpa-flow. And yung 8:50 na yan, yan yung magiging limit natin, no? Ito trigger price, no? At kung makikita din natin, itong 8:50 na to, ayan, dito natin makikita na part. Itong 8:30 na to, ito lang yung magiging confirmation or trigger natin, no? Once na pumunta siya dyan, at mas bumaba pa yung presyo, itong 8:50 na to is mabebenta yan. At makakat natin yung talo natin, no? So, yan yung stop limit dito sa spot trading. Say, for example naman, guys, binili natin to ng 867, no? Pwede natin iset yung stop loss dito sa 880, no? Pwede natin iset dyan. So, cancelin lang natin. Dito naman sa pagsiset natin ng stop loss, guys, since 880 natin isiset yung stop loss natin, meaning to say, meron pa tayong profit dyan once na bumaba yung presyo. So, lagay lang natin 880 and then yung magiging limit natin is 881. So, ayan. And then 100%, no? So, after that, sell ANKR. Then, confirm. And, ayan na nga. Nakita natin dito. Nakalagay na siya sa open order. And, once na bumaba to dito sa 880, ay mapiplace yung ating order. So, meron pa tayong profit dyan once na na-trigger yung ating 880. Kasi in-adjust lang natin yung stop loss natin sa ating buying na 867. So, ayun, yun yung basics ng stop loss dito sa spot trading. And then, dito naman sa limit, ito yung limit order, guys. Dito, hindi ko na masyado ginagamit tong stop limit sabay, guys. No? Kasi bibili lang naman tayo dito, eh. So, yung ginagamit ko lang dito is itong limit lang. Hindi ko na nagagamit ang stop limit dito sa buy na area. No? So, ayun. Say, for example, gusto mo bumili dito. So, gusto mo bumili sa support kasi dyan nagkakaroon ng pagtaas. Isiset lang natin yan dito sa limit. No? Limit and then 8:30. And then, it depends sa'yo kung magkano yung gagamitin mo na available balance. So, say for example, 25%, 8:30. So, buy ANKR. Ayun, order submitted na. So, keep an eye din, guys, dito sa mga digits niya or units, no? Number of units, kagaya niyan, 0.000083. So, dapat tama yan. Kasi once na may mali ka dyan, say for example, ayan, ganyan, na-delete mo yung isang zero dyan at pag-buy mo, automatically, ito yung mabibili mo. Itong nandito sa taas, no? Please be careful lang and double check nyo lahat yung units, no? Na nakalagay dyan. So, ayun yung sa spot natin, pag-set ng limit tsaka stop limit, no? Kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lang or i-comment nyo lang sa ating comment section. Punta na tayo dito sa futures. So, ayun. Ito yung futures dashboard natin, guys. Kung makikita natin, naka 1 minute time frame tayo. And 30x. So, pwede namang i-edit yan. Mas maganda gamitin yung 1 hour na chart. Kasi mas nakikita. Ayan. So, try natin dito, guys, bumili para mas makita nyo din. So, explanation. In-explain ko na to dati pa. So, itong buy long, tsaka itong sell short, explain ko lang ulit. Itong buy long, guys, kung sa tingin natin is pataas si market, gagamitin natin tong buy long, no? At itong cross and 30x, itong cross, guys, is yan yung ilalayo tayo sa liquidation pag nakaselect tong cross. So, say for example, ayan. And then, 30x. So, ilalayo tayo sa liquidation. Pero, pag na-hit yung liquidation natin, lahat ng nakalagay dito sa ating available balance ay mawawala din, no? Kasama siya sa open positions natin na mawawala.
Pero kung ito namang isolated yung gagamitin natin, so try natin i-confirm. So, kung ano yung nakalagay lang sa iyong open positions dito, kung ano lang yung ginamit mong available balance, once na ma-hit yung liquidation natin, yun lang yung mawawala, no? Yun lang yung maliliquidate. So, ito dito sa leverage, guys, yung explanation ko dito, kung meron kang 1 BTC, say for example, and then meron ka ditong CNET na sabihin natin 10x, meaning to say, yung buying power natin is 10 BTC. No? Pag tumaas yung presyo ng 1%, magiging 10% yung mag-a-apply or yung mag-re-reflect sa PNL mo or yung profit and loss mo. So, i-demo ko lang dito. Gamitin natin itong tool na to, itong measure tool. So, kagaya dito, nag-buy long tayo dito, guys. At tumaas yan ng mga 1%. Sabihin natin dito, ayan. Ayan, ganyan. At naka 30x tayo, say for example, 30x. So, meaning to say, yung magiging PNL natin dyan ay 30%, no? Magiging 30%. So, depende yan kung magkano yung leverage mo dito. So, ayun. So, sa short naman, guys, dito, kaya may mga traders na nagpo-profit kahit pababa si market. Kasi merong tinatawag na sell short, no? Itong options na to, or itong tool na to, ay ginagamit to kung sa tingin natin ay pababa yung presyo ng isang market. So, kagaya dito, nag-sell short tayo. Say, for example, nag-sell short tayo dito. 7106. So, lagay lang natin dyan. 7106. And then, depende. Makikita natin yung USDT natin dyan. Depende yan kung magkano yung gagamitin natin. So, say, for example. So, yun guys. Binago natin yung user interface natin kasi medyo lag dun sa old version. So, basically, andito lang yan sa upper right corner. I-click nyo lang yan. At ito na yung mas magandang user interface. No? So, kagaya ng sinabi ko kanina, so, pag short, kung sa tingin natin ay bababa si market, ito yung gagamitin natin, sell short. So, 7106. So, say for example, 7106. And then, makikita natin dito yung beginning balance natin or USDT natin. So, for example, sa amount, magigage naman yan kung ilang percent ng ating asset yung gagamitin natin. So, ayan, 0.045 BTC. So, nagkakahalaga yan ng 18.52 in USDT. So, ayan, try natin na ganyan. After that, sell short natin. So, ayan, order submitted na. So, say for example, 30x, naka 30x tayo. Punta tayo dito sa ating trading view para masukat natin. So, makikita natin, nandito na yung ating limit. So, if ever man guys, na dito tayo nakapag-sell short and then naka 30x tayo. So, bumaba siya ng mga 2%. So, maybe yan, 3%. At tinake profit na natin dyan. So, meaning to say, meron tayong 90% na. So, 3 times 30 lang. So, 90% yung magiging PNL natin. So, yung ating inopen kanina na 18 USDT. So, magiging something like 15 USDT or 16 USDT yung magiging gain natin doon. So, nag-gain tayo ng 90%. No? So, ayun. Ganun yung explanation dito sa 30x. And then, nag-sell short tayo. Bumaba si market. Nagka-profit pa tayo. Limit buy long and then limit sell short. Sa market naman, kung gusto mong makabili kagad, ito yung gagamitin natin, market. So today, try natin mag-trade. Gagamitin natin yung limit. So try lang natin dito mag-set ng example para ma-place natin yung stop limit dito. So meron dito mga options. Stop market, ito yung market yung magiging trigger mo. And then stop limit, ito yung i-edit mo yung magiging stop trigger, no? So, ayun, try natin dito bumili. Try natin mag-sell short. So, limit lang tayo. Ayan, 6, 9,
36 6935 ayan 71 and then set natin to 20 or 15 lang muna 15x confirm and leverage adjustment successful at sabihin natin 10 USDT lang yung gagamitin natin dito and then after that set tayo ng sell short. So, ayan, order submitted. Makikita natin yan dito, guys, sa baba. Scroll down lang natin. Open orders. As long as hindi pa siya nai-hit, dyan yan mag-place. So, naantayin lang natin siya na ma-hit. So, currently, 6,929 yung price. And, dito yan mag-place. Once na ma-hit itong ating limit sell short na ginawa kanina, so, antayin lang natin. A few moments later. So, and guys, malapit na siya ma-hit. Ayun, order submitted na limit sell order filled. Dito yan natin makikita sa position. So, and guys, BTC USDT 15X, no? Kulay pula siya. So, meaning to say, sell short yung ginamit natin. Pag bumaba yung presyo, magkaka-profit tayo dito. So, mamaya isiset natin yung stop loss kung paano siya iset and then kung paano siya mag-take profit, no? So, dito guys, balikta dito yung stop loss natin, no? So, kung kanina guys, nakita nyo doon sa ating spot trading, inilagay natin yung stop loss dito. So, dito naman, since yung ginamit natin ay sell short, yung ilalagay natin dito na stop loss ay dito sa taas, no? Kasi if ever na magkaroon dito ng pagtaas ng presyo, nag-against sa bias natin, no? Sabihin natin na hindi bumaba yung market, may possibility na matatalo tayo. So, kung magkano yung percentage na sinelect natin, naka-15x tayo, at tumaas yan ng 1%, so tumaas yan ng 1% dito sa ating buying, so sabihin natin dito, so, if ever na tumaas dyan, so, meaning to say, 15x, no, negative 15% yung mangyayari dito sa ating profit, no. So, matatalo tayo. So, kaya natin dito lalagyan ng stop loss sa taas. Sell short, yung stop loss ay sa taas, no. Kung gagamitin naman natin tong buy long, guys. So, say for example, guys, nag-buy long tayo dito na area. So, dito. Yung magiging stop loss natin is sa baba, no? Sa buy long yan. Sa buy long na side yan. So, since ito yung ginamit natin, sell short, yung magiging stop loss natin dyan ay dito sa taas, no? Maghanap lang tayo dito ng possible resistance at above resistance natin ilalagay yung stop loss natin. So, ayun, mag-set na tayo. So, dito, say for example, gagamitin natin dito. Meron ditong resistance, no? So, possible mga 7,028. Pwede natin gamitin to guys, ah. Itong tool na to. So, select natin tong ito. And then, itong short position, no? So, click lang natin to dito. Then, after that, makakalculate na yung risk-reward ratio natin na tinatawag. Sabihin natin na dito lang na part. And then, yung take profit natin, maybe here. So, yung risk-reward ratio natin, guys, 0.95% yung stop loss natin. And then, yung maging take profit target natin is ito, 1.22%. So, ayan, try na natin iset yung stop loss. So, yung gagawin lang natin dito, guys, is punta tayo dito sa stop limit. And then, yung magiging stop natin is itong part na to, no? So, makikita man natin dito yung price. Itong kulay pala na yan. So, 7,002. And then, dito, sabihin natin, dapat mas mataas to. 7,005, no? Or 7,020. So, if ever na ma-extend yung price dito na area. So, ito yung magiging trigger natin. And then, yung ating magiging
Limit price is ayang 7,020. After that, ito, percentage 100%. And then, yung gagamitin natin dito guys, is etong buy long, no? Buy long yung gagamitin natin dito na. Kasi i-exit natin to. So, buy long tayo. Then, after that guys, okay na yan. So, ayan, order submitted na. At kung makikita natin guys, ayan, no? Stop limit nakalagay doon. At makikita din natin yan dito sa open orders. So, nakalagay dyan na stop limit, trigger conditions. Ayan, makikita natin. And, ayan, makikita natin guys. No? So, meron tayo ditong stop loss. So, ayan. At, if ever na tumaas pa yung presyo dyan, may exit yung price natin at mas maliit yung ating talo. So, dito naman sa positions guys, pwede tayo dito kasing mag-create ng dalawang order, no? Stop loss naset na natin, and then yung take profit, no? So sa take profit guys, pwede natin gamitin tong close position. Ito, napaka simple lang. So say for example, ito yung ating take profit. So 6852, ang gagawin lang natin dyan guys is dito 6852. So, ayan. After that, click lang natin tong limit. So, ayan. Kung makikita natin, meron na ditong lumabas. Limit. So, ibig sabihin, ito yung ating magiging take profit if ever na bumaba yung presyo. So, ayan guys. Yung tips ko lang pala dito, pag bumibili tayo, punta lang tayo dito sa limit, di ba? Or pag nagsiset tayo ng orders, yung tips ko lang dito guys, punta kayo dito sa advance. And then, gamitin natin tong post only, no? Itong post only na yan. So, mas maliit kasi yung fees niyan pag nakaselect. May bad lang, hindi ko kanina na-mention. Pero, moving forward guys, para mas maliit pa yung ating trading fee na babayaran. So, click natin yan. And then, kagaya ng sinet ko kanina or yung ginawa ko kanina. So, nag-sell short tayo kasi tingin natin is pababa si market. And that's only an example para magkaroon tayo ng ideas. Marami pa tayong i-discuss guys, kagaya ng mga technical analysis. Nag-provide din ako ng mga indicators. Pwede nyong panoorin yon para meron kayong validation pag nag-trade kayo. At na-hit na nga yung stop loss natin dito. So dyan natin makikita yung kahalagahan ng ating stop loss. So, 1 USD lang naman yun, 1.5 USDT. So, at the end of the day, profit naman yung importante, wherein meron tayo dito ang dalawang magkasunod na panalo. 6 USDT and 4 USDT, no? So, yun guys, kung meron man ako ditong nakakaligtaan na i-discuss, pwede nyong itanong yan sa ating comment box. So, maybe that's it for today. Maraming salamat sa panunood. Hope this video helps and stay safe. Bye for now.